busy ako sa pag-aayos ng sarili ko para sa trabaho. Pero bigla ko narinig na nagring ang phone ko. Napainto ako sa ginagawa ko at tahimik na inilapag ang suklay. Nahawak ko upang abutin ang cellphone kong nasa gilid ko lamang. Automatic ko napataas ang kilay ko nang mabasa ko ang tumatawag. Kalaunay sinagot ko na ito. Jake? Uy, long time no call. Nasaan ka ngayon? Nasa unit. Getting ready for work. Aalis na rin naman ako maya-maya. Bakit? Kinuha kong hairspray bottle at winisik yun sa buhok ko. Great, sabay na tayo. Sad nito na ikinakunot ng noo ko. Sabay? Teka, paano? Ano? Sabay tayong pumasok sa trabaho. Ngayong araw ang balik ko, hindi ba? Since absent ako kahapon para ipacheck ang paa ko at ipakuha ang benda sa paa ko? Sad nito. I know, pero anong sabay tayo? Sabay nga tayo. Ano ba naman yan, Adele? Huwag mo sabihin pati yan, hindi mo pa rin makuha. Narinig ko itong tumawa. Baliw to? Siyempre naintindihan ko. Pero anong sabay tayo? Ano, dapat nakasunod ako sa sasakyan mo para sabay tayong makarating? Naguguluhan kong saad. Kahit kailan talaga, may pagkaing-ing itong si Jake. Mas lumakas lamang ang pagtawa nito. Pwede rin, pero hindi yan ang ibig kong sabihin eh. Eh ano? Pagkatapos ko magsalita ay saktong tapos na ako sa aking ginagawa. Kaya tumayo na ako galing sa upuan at kinuha ang bag kong nasa gilid. I'm on my way, hintayin mo ako sa baba. Mabilis nitong sabi pagkatapos ay walang paalam tinapos ang tawag. Ipinasok ko na lang sa loob ng bag ko ang cellphone ko at lumabas na ng kwarto. Saglit ako nagtungo sa kusina upang humigop nang tinimpla kong kape bago tuluyang lumabas ng unit ko upang umalis na. Bahala na si Jake. Wala ako maintindihan sa pinagsasabi niya kanina kaya hindi ko na siya hihintayin pa rito. Baka mamaya ay naglolo ko lang yun at mahuli pa ako sa trabaho. Pumasok ako sa elevator. May limang tao akong nakasabay doon at mukhang patungo rin sila sa kanilang mga trabaho. They even greeted me and so do I. Pagkabukas ng elevator ay hindi na ako nagsayang pa ng oras at lumabas na. I wore my blue ruby slippers. Simula kasi numuntikan na ako matumba dahil sa dulas ng sahig nitong residential building eh nawalan na ako ng interes na magsuot ng stiletto o hindi kaya'y cone man lang. Di bali nang hindi magmukhang matangkad, basta ligtas. Papalabas na ako ng maaninag kong isang imaheng nakatayo sa waiting area malapit sa entrada nitong kondo. Ilang segundo pa'y nakita na ako nito. Sumilay ang malawak ng ngisi nito pagkatapos ay naglakad na patungo sa aking direksyon. Jake, bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba? Hindi, pero bakit dumaan ka pa dito? Malilate ka na sa trabaho? Baka mamaya mapagalitan ka. Hindi naman kasi kami pareho ng trabaho. Mamayang alas 8 pa ako samantalang siya. Anytime, maaari siyang tawagan ng producer para kumuha ng mga litrato sa mga naturang lugar ko saan mismo magaganap ang isyong tinatalakay ng tagabalita. Kaya mas mahirap ang trabaho niya. Ang OA mo, Adele. Alas 4 pa, uy. He chuckled. Inirapan ko lang to. OA, bakit ka nga nandito? Sabay tayo, hindi ba? Akala ko ba nagbibiro lang siya kanina? Naku naman, kalokohan mo, Jake. Anong trip mo? Gusto mo ng race? Paunahan papuntang istasyon, ganon? Hindi ba obvious? Iahatid kita. We're going to use my car. Nagtaas ako ng dalawang kilay rito. Hindi na, may gasolina na pa naman ang kotse ko sa awa ng Diyos. Kaya hindi mo na ako kailangang ihatid. Ayaw kong umasa sa iba. Ayaw kong tumanggap ng tulong. Kamu na, Del. Ayaw mo nun? Makakatipid ka ng gasolina. He chuckled, thinking that his joke would make me laugh. Pero kabaliktaran ang nararamdaman ko. Seryoso, Jake. I can drive. I don't need your help. Parang kakusabi at hahakbang na sana, pero narinig ko siyang nagsalita. Sige na kasi, isang beses lang naman eh. Hindi ko na uulitin, promise. Huwag na, ayoko mag-commute mamayang pag-uwi. I can drive you home. Ayoko makaistorbo, okay? Come on, just let me drive. Hindi naman ako bata na kailangan pang bantayan. Palagi kong pinapaalala sa kanyang ayokong tumanggap ng tulong. Hanggat mayroon ako at kaya ko, hinding-hindi ko hayaan tulungan ng iba.
Ayaw kong pagdating ng panahon ay may sisingil sa akin. Hindi naman talaga siya ganun kamapilit, unlike now. Halatang masaya lang talaga siya dahil sa wakas ay makakabalik na ulit siya sa trabaho. Kaya ginawa niya yun. I might hurt him for rejecting his offer. Pero kasalanan ko bang ayaw ko talaga? Alam ko namang ayaw mo eh. Pero just this once, kalimutan mo lang yung utang na pasasalamat na iniisip mo. Sinabi mo na sa akin ang tungkol sa yung issue at naiintindihan kita. Kilala mo ko, hindi ako naniningil. Hindi ko ginagamit ang mga naitulong ko laban sa mga taong yun, wika ni Jake. I know, Jake, pero seryoso, I want to use my car. Ngumuso ito na parabang nadismaya sa sinabi ko. Bukas na, marami lang talaga akong gustong ikwento sa'yo. Sige na, parang batang pamimilit nito. 4:30 na, baka malita ko, palusot ko. Alas 6 pa naman ang punta mo, alam kong wala kang gagawin ngayon doon. Kaya sige na, please. Huwag kang makulit, Jake. I told you, ayoko. Doon na lang tayo mag-usap sa gusali pagkarating natin, okay ba? Agad siyang umiling na marinig ang mungkahi ko. Literal na napakamot ako sa aking noo dahil sa kakulitan nitong lalaking to. Ayaw niyang tumigil na guluhin ako hanggat hindi ako umuoo sa gusto niyang gawing kasama ako. Kaya nga minsan ay naalala kong lalaki yun sa kanya. They're both insistent. Tang na. Ngayong iniisip ko na yung buwisit na yun na naging dahilan ng issue kong ito. Hindi. Siyempre wala naman siya kumpara kay Jake. Pilit kong iwinaksi ang mga isiping yun sa isipan ko. Tinalikuran ko na si Jake at nagsimula na maglakad upang sana ay lalabas na. Ngunit nagsalita ulit ito sa likuran ko. Sige na please! Pagmamakaawa nito. I turned to face him. Pero natawa lang ako na makita ang mukha nito. Nagmukha lang itong batang gustong magpabili ng laruan sa kanyang ina. But no, hindi ibig sabihin nun ay tatanggapin ko ng alok niyang tulong. Hindi uubra ang pagpapakyut niya. Still a no, naglakad na ulit ako. Luluhod ako rito. Sisigaw ako hanggang sa umuo ka. Di bali ng pagtawanan ako rito ng mga tao. And that made me stop. Mukhang wala itong planong tumigil. Ang kulit-kulit niya talaga. Saan ka ba pinaglihi at sobrang kulit mo? Sinubukan kong hinaan ang boses ko upang maiwasang magnakaw ng atensyon sa mga taong nandito. He didn't answer me. Pero ang sunod itong ginawa ay nagpalaki ng mga mata ko. He just kneeled down. Sige na kasi, just this once, Adele. Nagulat ako nang sinadya nitong lakasan ng kanyang boses. Nakita ko pang pagtingin ng mga tao sa direksyon namin. Nagpapapansin ka na, Jake! Tumayo ka na nga dyan! I scolded. Umiling lang ito. No, not until you said yes, he replied. Buisit, ang kulit ng sangto. Hindi na nakakatuwa. Is he talking to Miss Adele? Shams, sino ba siya? Is he her boyfriend? Nagpo-propose ba siya? Wala sa sariling kinagat ko ang aking pangibabang labi dahil sa sobrang kahihiyang nararamdaman. That should be Atom. I want them together. Pero okay na rin niya si Kuya. Ang gwapo niya. A girl came from nowhere replied. Damn it. They obviously misunderstood it. Please? I heard him again. Madiin kong ipinikit ang mga mata ko upang pigilan sugurin ang lalaking ito at sapakin. Mamaya lang to sa akin. Kakalbuhin ko to. Oh, sige na, sige na! Suko ko. Nakita kong pagliwanag ng kanyang mukha at humulma ang napakalawak ng ngiti sa mga labi nito. Yes, sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Walang hiyang sabi niya habang tumatayo at naglalakad palapit sa akin. Inakbayan ako nito nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. Tara na, inirapan ko lang ito at nagsimula na maglakad. Sinadya ko pang bilisan ang paglalakad ko ngunit sadyang malalaki ang hakbang nito at walang kahirap-hirap nito akong nasabayan. Sabay kaming pumunta sa parking area kung saan niya pinark ang sasakyan niya at pinagbuksan ako ng shotgun seat. Ano pa bang magagawa ako? Ayaw kong mahuli sa trabaho, kaya kahit mabigat sa damdamin ko'y ginawa ko na lang. Hey Adele, galit ka ba sa akin? Dinig kong tanong niya na makapasok siya na sasakyan. Sinamaan ko ito ng tingin. Halata ba? Pagtataray ko. Pero imbis na tumahimik ay tinawanan lamang ako nito. Hindi eh, ang saya kasi ng mukha mo. Magmaneho ka na kaya? Kunot noong sad ko rito na ikinatawan niya lang. Saktong alas 5 na makapasok kami sa gusali. Siyempre hindi ko siya pinasalamatan. Napilit lang niya naman talaga ako.
Naghiwalay na kami upang magsitungo sa kanya-kanya naming mga silid. Dumiretso ako sa opisina upang gawin ang mga kailangang gawin bago ang morning newscast mamayang alas 8. At dahil nga nakapasok na sina Sheila at iba pang mga madadaldal kong kasamahan, ay nakasali na rin ako. Alas 7 na nang iwan ko sila doon para magtungo sa news studio. We started at exactly 8 a.m. Nagsimula akong magsalita at ipinakilala ni Corina ang mga headline ng balita. Katulad nga na nakasanayan, kaharap lang namin ang mga kamera at doon nagsalita. Hinihintay ang bawat sinyalis ng producer at magsasalita ulit. Lahat ng yan sa pagbabalik ng AGD Balita. Atom announced before the commercial break. Katulad ng aking nakasanayan tuwing break, inabot ko ang travel coffee mug at humigop ng kape. Nag-uusap lang kaming tatlo doon at paminsan-minsay sumasali sa usapan ng ilan sa aming mga katrabaho. Nang maubusan na kami na mapag-uusapan, ay nagsipagbalik ng aming mga atensyon sa papel na naglalaman ng script. Sana talaga ay may teleprompter na kami at nang hindi na kami kailangang magsaulo pa ng mga ito. Adele, maya-maya pa. Habang abala ko sa pagbabasa, biglang nagsalita si Corina na nasa gilid ko lamang. Nagangat kaagad ako ng paningin at tiningnan siya. Nasa hawak niya pa rin cellphone niya ang kanyang atensyon, kaya nagsalita ako. Ano yun, Corina? Oh my gosh! Nagulat ako nang bigla nitong takpan ng kanyang bibig gamit ang kanyang libreng kamay habang ang kabila naman ay nakahawak sa kanyang cellphone. Ilang sandali pa'y nagangat ito ng paningin sa akin. Bilog na bilog ang mga mata nito na para bang hindi makapaniwala sa kanya na discovery. May problema ba? I worriedly asked. Mukha narinig ni Atom ang tanong kong iyon kaya saglit itong napatingin sa aming dalawa. Ngunit maya-maya bumalik din sa kanyang hawak na bond paper. Anong relasyon niyo ni Mr. Vertusio? Nanigas ako nang marinig kong apelyido na yon. What? Why? Nagtataka kong tanong. Itinapat nito sa akin ng kanyang cellphone kaya bumulaga sa akin ang litrato niya kasama ang mga anak ko. Hawak niya ang cellphone na ginamit sa litrato habang malawak na nakangisi samantalang parehong nakapisign ang mga anak ko nasa gilid niya. Lumipat ang paningin ko sa bagay na katabi nilang tatlo. Literal na nalaki ang mga mata ko na makitang isinalin nila sa litrato ang telebisyon namin. Pero muntikan na akong mapamura na mamukhaan ko ang taong nasa TV. That was exactly a while ago. Suot ko sa litratong yun ang damit ko ngayon habang nagsasalita. He posted it 5 minutes ago kaya paniguradong nasa bahay pa rin namin siya. What's your relationship between him ba? Is he your boyfriend? No, of course not. He isn't. Damn, why is he doing that? Para ipahiya ako? Then what's with this caption? Tinuro niya yung ibaba ng picture. Halos mapatalon ako na magsalita siya ulit. Masyado yata ako natulala sa nakita ko. With mommy. Bullshit. Sinusubukan niya talaga ang pasensya ko. Sasabog na yata ako sa sobrang kahihiyan at galit na nararamdaman. Ano na lang ang sasabihin ko? He was just a friend of mine. Palusot ko na lamang. Oh, nakakaingit naman. Pero in fairness ha, bagay kayong dalawa, Adele. Napagkamalan ko tuloy kayong mag-asawa. Kahawig ni Baby Laura mo si Mr. Vertusio. Napalunok ako ng laway. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Magagalit ba ako dahil sa sinabi niya? Buisit, gusto ko mag-walk out dito at sugurin ng lalaki yun. 1 minute left, prepare yourselves. Nag-iwas ka agad ako ng tingin si Corina sa akin nang marinig namin ang anunsyo ng producer. Pasimple ako nagpakawala ng isang malalim na hininga. My goodness, that was close. Thanks to Patricia for saving me. Nagpatuloy na alit ang programa. Mabuti na lang at nakalimutan na yun ni Corina at hindi na niya ulit binuksan ang usapang yun. We finished the broadcast at 10 a.m. pero nang papatapos na kami ay biglang ipinasingit ni Patricia ang tungkol sa pagkamatay ng isang sikat vlogger na kanina lang ay inanunsyo ng kanyang official Facebook page. Sobrang nakakagulat lang na mabalitaan ko yun. Parang kahapon lang ay nanonood ako ng vlogs niya tapos tumatawa pa ako sa mga memes na pinopost niya sa kanyang FB page. Tapos ngayon ibiglang wala na siya. Sobrang biglaan ang pangyayari. Hindi ko maiwasang malungkot sa balitang yun. Kaya ganoon na rin sigurong pagkautal ko nang i-anunsyo ko yun sa publiko. Pagkatapos sa sandaling pag-uusap namin doon, ay umalis na ako at bumalik sa opisina. I continued my work and made sure that everything is done before I leave.
Alas 12:30 na mapagdesisyon ko ng umuwi. I actually plan na to tell Jake and we'll just take a taxi. Pero sa kamalas-malasan eh, nagkasalubong pa kami sa daan. Doon ko lang nalamang pupunta na rin pala siya sa opisina upang sundin ako. Hindi niya saktong bakante niya ngayon dahil lunchtime. Wala na rin akong nagawa at hinayaan na lamang siya. Pagkalipas nila saglit, ipinarada na ni Jake ang sasakyan naming kotse sa harap mismo ng kondominium kaya bumaba na ako at nagpaalam na sa kanya. Tahimik ako naglakad patungo sa unit ko habang abala sa pagkuha ng susi kong nasa bulsa lamang na akin dalang bag. Nagsawa kasi makarating na ako sa tapat ng pinto ay pinasok ko na ang susi at akmang bubuksan nang mapansin kong hindi pala ito nakasara. Kumunot ang noo ko. Alam ko nagmamadali ako kanina pero wala naman akong naalalang nakalimutan kong isara itong pinto. Bago pa man ako tuluyang sakupin na itinulak ang kaba ay mabilis ko na binuksan ang pinto at kaagad na pumasok. Bukas ang ilaw, kaya panigurado may taong pumasok dito. Nandito ba si nanay? Nay! Tawag ko pero wala akong nakuhang sagot. Pero maya-maya ay may narinig akong mga hakbang na sapatos na nanggagaling sa kusina at mukhang paparating dito. Palihim ako napasinghap ng maaninag ko na lalaking papalabas ng kusina habang bitbit ang isang itim na coat. Look who's here. Anong ginagawa niya rito? Don't tell me, he is planning something. Bakit? Ipapasira ba niya itong unit ko? Anong ginagawa mo dito? Madiin kong bigkas. Nakita ko nagtaas ito ng paningin at humulmang isang ngiti sa kanyang mga labi. Adele, nandito ka na pala. Mas lalo lamang tumalim ang tingin ko rito dahil sa kanyang sinabi. Teka nga, bakit kung umasta siya, bakit parang sobrang komportable siyang sabihin ng mga katagang yun? Wala na ba talaga siyang hiya sa katawan? Anong ginagawa mo rito? Inulit kong tanong pero this time nilakasan ko ng boses ko. Pero sa gulat ko ay ngumisi lang ito at nagpatuloy ulit sa paglalakad patungo sa direksyon ko. Kararating ko lang talaga. Ayaw kasi akong pauwi ng mga anak natin, kaya hinayaan na lang ako ni nananay na tumuli muna sa bahay niyo pansamantala. Papasok na nga sana ako sa kumpanya ngayon pero naalala ko yung coat kong naiwan ko pala dito kahapon. Good thing nanay gave me a spare key, pagpapaliwanag niya. Hinayaan na naman siya ni nanay? Buisit! Paano nila natiis ang presensya ng bastardong ito buong magdamag? Huwag nila sabihing pinapatawad na nilang lalaking ito na siyang dahilan ng pagkasira ko. Hindi ako nagsalita. Sinusubukan kong alalahanin kung saan niya naiwan ang coat na iyon. Naiwan mo yung coat mo? Walang emosyon tanong ko. Yes, sinabit ko kasi ito sa sofa kahapon. Pairap kong inilihis sa mga mata ko rito. Tang na, parte na naman ba ito ng kalokohan niya? Ako bang uutuin niya? Paano naiwan niya kung hindi ko naman nakita? Was the coat invisible not until the owner holds it? Malalim ako na pabuntong hininga. Now that you already got your coat, you may now leave. You left your car here kaya susunduin sana kita sa pinagtatrabahuhan mo. Pero nakita kita sinundo na lalaking palagi mong kasama kaya umuna na lang ako rito. I don't care, okay? Wala akong oras para makinig sa kwento mo. Inis kong kinamot ang noo ko bago nagpatuloy. Pwede ba? Umalis ka na. Yun ba yung Jake na paulit-ulit na binabanggit ng kambal? At yung tumawag sa'yo kahapon? Sinamaan ko siya ng tingin. Ano bang pakialam niya? Yes, now that I already answered you, please leave. I forced myself not to shout. Pasalamat talaga siya dahil may natitira pa akong respeto para sa kanya sa kabila ng kahayupan niya. Boyfriend mo ba siya? Buong kumpiyansa ko siyang tinitigan. Anong gusto niyang iparating? Wala akong oras para dyan. Mahinang saad ko pagkatapos ay tinalikuran na siya upang sana ilagay ang bag ko sa sofa na magsalita ulit ito. Nililigawan ka ba niya? Gusto kong matawan ng pagak. Bakit niya ako tinatanong na ganong tanong? Nilampasan ko lang ito at patapon na inilagay ang bag ko sa upuan. Bakit malapit ang loob ng mga anak ko sa kanya? He added. Pero sa pangalawang pagkakataon hindi ko to sinagot. Tahimik akong umupo sa sofa at tinubad ang suot kong sapatos. Tell me, Adele, may plano ka bang ipakilala siya bilang ama nila habang wala ako? Napatigil ako sa ginagawa niyang sabihin niya yun. Kapag ba hindi ko kinapalan ng pagmumukha kong humarap at magmakaawak kina nanay na makasama ang mga anak ko, hahayaan mo ba siyang ligawan ka? Madin ko ipinikit ang mga mata ko. Ano ba pinagsasabi niya? I do not want to waste my time with that shits. Hindi ko kailangan na lalaking tatayo bilang ama ng mga anak ko. Heto na naman ba kami?
Magsisigawan ulit? Tumayo ako galing sa kinauupuan ko at matapang itong hinarap. Baka sa kanya mga mata ang kalungkutan. Ngunit hindi yun nakaapekto sa akin. Hindi na ako yung babaeng piping kilala niya dati. Paano mo nasabi yan? Unang-una, hindi ko kailangan ng lalaking tatayo bilang ama ng mga anak ko. Hindi ako ganun kadesperada kung yan ang iniisip mo. Pangalawa, wala akong oras para sa mga kalokohang pinagsasabi mo. Kaya kong buhayin ang mga anak ko nang walang tulong ng iba. Kasama ka na doon. Kalmado ngunit may halong diing wika ako. That made him speechless. I guess I already answered all his questions. Ngayon pwede na ba siyang umalis at na makapagpahinga na ako? Papaalisin ko na sana siya ngunit bigla kong naalala ang mga kagaguhang pinagagawa niya kanina dahilan upang muntik na akong mapahiya. If I know, ginawa niya lang yun para ipahiya ako sa publiko. Isa pa, ganun ba talaga kalaki ang galit mo sa akin na talagang sinusubukan mo akong ipahiya sa publiko? Doon lamang siya nagbalik sa realidad at kumunta ang kanyang noo. No, ni minsan hindi ako nagalit sa iyo, Adele. Hindi kita pinahiya, pagtanggi niya. Then delete your damn post, bulyaw ko. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Wash your mouth, Adele. You're cussing again. Wala ka sa lugar para utusan ako. Hindi kita magulang. But I'm your husband. Pero imbis na may insulto sa sinabi ko ay ngumisi lang ito. Hindi ako nagpa-apekto sa sinabi nito. Husband? Asawa? May asawa bang inaakusahan ng asawa niya? May asawa bang hahayaang lumuhod ang asawa niya para lang magmakaawa na wag iwan? May asawa bang hahayaang maghingalo at mag-agaw buhay ang asawa niya? So what? Asawa lang kita sa papel. Wala ka pa rin karapatan para pigilan ako sa kung anong gusto kong sabihin. I rise a bro. Mas lalo lamang lumawak ang ngisi nito. Damn, I really miss you. What the hell? Shut up and just delete your post. Now get the hell out of here or else I was going to call the security. Banta ko. Bakit ko gagawin yun? Family picture natin yun. Family picture? Are we family? Family picture para ipahiya ako? Para sirain ang pangalan ko? Hindi. Wala akong intensyong ipahiya ka, Adele. Seryos ang saan nito. Inis akong umisi rito. Talaga? Maniniwala na ba ako sa sinabi mong yan? He didn't talk. He looked offended by my words. Para bang hindi niya inaasahan ang mga salita kong yun. Well, surprise. Akala niya madadala niya ako sa mga paganyan niya. Hell no. Ngayong nakuha mo ng coat mo, pwede ka nang umalis. May importante pa akong gagawin kaysa makipagtalo sa'yo. Kung kailan tumalikod na ako ay doon lang din siya nagsalita. Oh, alright. Don't forget to rest. Naganda na ako ng pagkain mo. Nasa kusina. Make sure to eat all of them. Bye. Hindi ko na ito pinansin at dire-diretso naglakad papaalis ng sala. Pumasok na ako ng kwarto upang maghugas ng katawan at na makapagbihis na rin. Shit, biglang gusto ko ng malamig na shower. Gusto kong palamigin ang ulo ko dahil pakaramdam ko ay sasabog na ito. Sino kaya ang tao makikita ni Adele sa daan? Ano nga kaya ang connection nito sa kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.